Miracle eh. Oo, medyo ano kasi, medyo may chaos kasi nadala-dala ang For Miracle. Dahil nga doon sa swap ng mga heroes nila, no? At ng mga roles. So, ibig sabihin, mapapaisip yung coach eh, sino kaya dito yung magja-jungle? Sino kaya dito yung mag-golden? And yun yung isa sa mga parang dala-dala ngayon ng For Miracle. Pero syempre, gusto kong pag-usapan yung parehas na XP lane kasi kung nakaraan naglaro si Hybrid, ngayon si Masarap. Oh. From For Miracle laban kay Smooth. Ano kaya ang mga i-expect natin? Ako si For Miracle, si Masarap parang ano ah, nakita na rin natin yan nung nakaraan. At hindi lang din ito yung unang beses. Oo, may experience na yan sa international. Usapin lang sa experience, parang napakaraming players talaga na nandito sa dalawang teams na to, yung merong hawak-hawak na nun. Pero ang makakahawak nung parang paulit-ulit na baban at kinukuha kapag available na Guinevere, si Team SMG muna. Uy, tandaan natin na 100% pa rin ang win rate ng isang Guinevere. 5-0 ang win rate ng isang Guinevere. So, kailangang matyagan ito ng Team SMG. Now, kumuha na rin ng hero para kay Masarap. Itong Tiresla, pwede silang kumuha rin ng plus 1 ng Marksman. Hindi! Sabi nila, hindi, kunin natin agad itong Valentina. Kasi nga naman, open yung Faramir. So, ito yung binabantayan ngayon ng For Miracle para sa SMG. Oo, oh, wala na rin kasi yung typical na Bruno tapos sasamaan mo ng Farah or either yung Edith nga na nakikita rin nating madalas kinukobok hapon. Yep. Ang naging agarang sagot dito eh, magpa-Valentina na kami. Para kahit na ano pa ang kuhain nyo, kahit mag-Faramir pa kayo, ay hindi na kami masyadong mamumroblema doon. Also to think na kahit mag-focus din siguro sila sa sobrang daming crowd control, kahit kumuha ng Diki pa dito yung Team SMG, magiging available na lang din yun para sa side nila. Oo nga, no? Alam mo, sa pag-angat ngayon ng mga heroes na merong mga shields, kagaya nga ng Matilda and the Faramir, pag-usapan natin itong Esmeralda na isa talaga sa mga heroes na ginagamit before pa, no? Noong mga nakaraang panahon pa, kapag kami mag shield generating hero sa kabilang koponan. And ginamit ito nung day number 1 ni Hybrid. Pero ang tanong kasi, mapapagana ba yon? Pero sa ngayon kasi meron na ring XP dito ang koponan ng For Miracle. Tingnan natin mamaya kasi gusto ko lang naman pag-usapan yung isang Esmeralda. Kasi umaangat na rin ito eh. Pero again, kumuha na ng jungler potentially itong koponan ng For Miracle. The hands of Lunatic Panda or Yahiko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino po mag-juggle dito eh. Hindi mo alam kung talagang ginagamit lang nila yung switch na yon kapag gusto lang nila mag-funny o kung meron pa silang mga ibang heroes na kinoconsider para kay Yahiko, no, na gusto nila para i-switch yung kay Lunatic Panda. Pero gaya na nabanggit mo rin kanina, yung Esmeralda kasi favorite daw talaga yun ni Hybrid. Oh, my. Parang yun yung top hero niya. Hindi, walang top 3. Top hero lang talaga, Esmeralda. Top hero. Kaso ngayon, si Masarap naman. So, ang maglalaro, medyo mag-iba. For sure yung takbo. At Tiresla kasi parang, ang pinaka-nakikita lang nating pinupuntahan niya so far kasi, XP lane naman. Oo, wala. Hindi, alam mo na kagad kung ano yung role niyan eh. Pero itong Akai na to, pwede pa kasi ito ilagay as a roaming position. Pero nag-aalis na sila ng mga gold lane. Obviously, nakikipag-ubusan ang SMG kasi alam nila yung lawak ng hero pool na meron si Sasa. Gumagamit ng Claudian, nag-bobrody din yan. So, ngayon, wala na yung mga nasa top tier, nasa S tier list ng mga golden, yung 1-1, yung Ixia, even the Brody Bruno. Brody na lang ang natitira. Beatrix also is available. Pero pwede pa kasing mag-alis. May tag-isang ban pa. Ayan na yung Brody, boss. Sila pa mismo. Sila. Oo, hindi na rin nila hinayaang lumusot. Nagkakaubusan po tayo ng marksman ngayon. Kasi ang Team SMG rin, wala pa silang pinapakitang marksman. Kaso kasi, para sa side nila, kampante rin sila eh, na kahit sinong ibigay mo, may kapasidad silang i-dive talaga under the turret lane. No, ubos na talaga ang golden. What if mag-harit to? Parang di nga imposible. Diba? Kasi kung sa mga natitirang marksman ngayon, kasi natitira lang Beatrix, Kari, kung isipin mo sa laning match, parang lamang ang isang harit doon. So, hindi posible nga talaga. Hindi imposible.
para sa Formerical at sa Team SMG na gumamit ng mga ganong klaseng hero. Yeah, let's see. Ayun ang Bea. So, kung gustuhin man ng Team SMG yon, although medyo heavy on magic damage na sila, na, eh, oh. Yung lineup nila, posible naman. Baka pero carry, yung Irithel kasi hindi na masyadong napipili ngayon, even as the next, di parang, hindi ni, na parang nasa nakaraan na muna ang pag-tryo at pagkuha talaga sa kanila. Uh-huh. It's only yung carry talaga ngayon sa akin, carry. Na maganda to. Iwan. Kasi, o nga naman, may Teresa da Akai. Oo, Teresa. So, pantunaw, no? Pantunaw. Pero may fun fact dito, ha? Si Miko pala, eh. Mahilig mo mo yan ng, ano, ng bubblegum. Parang ano, kaya pala ngayon, oh. Ayan, may mga sulat. Alam mo, may mga ganyan, eh. May mga players talaga na may mga parang pre-game rituals, di ba? Ako dati, yung pre-game ritual ko kapag nagkakas ako sa bahay, nagpo-push up ako eh. Pero bawal ko na siya dalhin sa on-site eh. Bakit naman? Nandiyan mo. Eh, ayoko, ayoko. Ah, pero ito na nga, napag-usapan natin tong carry na nakuha na dito ng SMG. At ang kanilang potentially na, ay, hindi. Pwede pa rin ilagay sa XP. Pwede pa rin ilagay sa XP ang Queenie Mir. Pero Diggy, ang final pick, bakit napauka dito? Isip natin na ito ay magiging option pa ng Team SMG na hindi na nga naman posible kasi ma-feel the Faramis na agad ang na-show nila. Magugulat pa tayo na ang pumili pa nun eh yung may hawak ng heavy spin tsaka ng penalty zone. Parang kasi kapag may digi ka, alam mo na kagad yung gagawin, itatambay yan sa Godwin eh. And ayaw mo na nahihirapan ng isang carry pagdating sa early game kasi medyo alagain yan at saka item dependent yan eh. Sobra. Unlike sa isang Beatrix eh, di ba? Mas may options pa siya na abutin or pataasin yung range na hawak niya kasi ang isa mga na-observe din natin sa carry recently, may mga oras na ay maglakad ka sa bush, magugulat ka yung mga shuriken, hindi ka na tinatantan. Pero kinakailangan mo ang lumapit ng parang certain distance para magawa yon ng isang carry. Kasi habulin at habulin ka naman ng mga shuriken. Eh. Pero unlike yung Beatrix kasi kahit malayo ka na, abot ka rin talaga niya. So ang magiging crucial na dito, yung early game, kung paano to i-handle ngayon ng Team SMG. Pero still, andyan naman yung Masinda, yung Faramis. So kung alalay at alalay lang ang usapan, di ba? Range advantage. No? Maganda yung na-point out mo, Brigida. Pero syempre, pag-usapan na muna natin itong carry and itong Beatrix. Totoo yun, no? Kasi sa dami ng kits na meron, sa dami ng baril, apat yung baril yun eh. Nibiru, Bennett's Rage, Wesker, tas Renner. Oo. So may apat na baril yan na pwede niyang pagpalit-palitin depende sa sitwasyon niya kung saan man siya malalagay. Samahan mo pa ng isang digi. So mas lalayo yung range nito. Pwede nga yan maglagay. May nakikita nga ako naglalagay ng mga bomba dun sa mismong tore na ng opposing gold laner para hindi maka-atras. Wala siyang choice kundi saluhin yun kasi kailangan niya mag-tower hug eh, di ba? If ever man. So, ngayon, may pause lang tayo. May mga konting inaayos lang. Pero, ikaw ba? Ay, wait ha. May mga cosplay dito ha. Hello! Si Leslie tsaka si Louie. Ay, ikaw nakapag-cosplay ka na din, di ba? Ano ba yung kinosplay mo? Ano yun? Yung 1-1, oo, na nawala. Nawala yung picture. Ano yun? Ano, wala na yun? Nakita mo pala yun? Oo, nawala yung picture eh. Nawala eh. Pero ayan, si Brigida kasi nagko-cosplay din. Ang paminsan-minsan. Pag bored siya sa bahay nila. Ako naman, wala lang. Napu-push-ups. Kain tulog lang. Hindi, pero alam mo na, ito si Brigida, ano rin to eh. Nag-competitive, collegiate competitive tournament din to eh. So, talagang malupit mag-ML yan. Sa mga nagtatanong kung, ano ba, Kuya Burrito, nag-ML po ba si Brigida? Oo, okay. Nag-ML yan, malupit mag-ML yan. Alam mo, pareho tayo malupit. Kasi ilang beses na tayong nag-MG this season. Ay, oh, MG na uli. Ay, oh, MG diba? Na uli. MG ka na uli, di ba? Sino ba ang mga paulit-ulit na nakakapag-MG? Yung mga, yung iba kasi isang beses lang eh. Tapos nag-mythical immortal agad. Diba, pag tayo hindi, paulit-ulit tayo nag-MG. Babalik at babalikan mo. Shoutout kay Manjin Paldas at kay Butters. Sana naman ay umabot na kayo kahit sa mythical honor lang. Pero, syempre, habang inaantay natin, pag-usapan muna natin ang mga junglers na nasa harapan natin. Mm-hmm. Ano ba masasabi mo dito? Akai kontra sa ano eh no, Guinevere. Guinevere. Well, shout out muna kay Idol JC pero
Ang Gidibir naman na ngayon ay sobrang nangunguna. Hindi naman parang si Akai talaga ang pinaka-tatapatan. No? Uh-huh. Mas iba ang kanyang bibigyan ng pressure. Magkakatalo lang sa kung paano nga ba alalayan si Gidibir kapag sobrang zone out na siya dito. Kasi hindi lang naman si Akai tinitignan natin. It's also the ticking time bombs. Mula sa kay Clock. Oo, yung mga penalty zone na magmumula kay Masarap. At ano nga bang pinaka-posibleng kopyahin dito ni Xerox yung... Xerox ng ano, Netherrealm. Si Xerox niya, no? Xerox niya yung Netherrealm. Ganda. Ganda nun. Tama ka dun. Hindi mo man nuggets yung una, pero ikaw yung gumamit ng punchline na yun. Ganda, ganda, ganda. Pero... yung punchline nauuna na pala. Nauuna na. Tsaka mo lang nuggets sa sarili mo nung nabanggit mo na. No? Pero ito, magigets kagad natin kung bakit nag-tenacity. Itong parehas na gold laner natin. Respeto sa mga physical damage para sa magkabilang kupunan. Kasi majority ng mga damage talaga na mataas is basically para sa magkabilang sa Team SG sa Formerical Esports. Nakikita natin yung mga early pokes at yung kakayahan din ni Miko na magsalba ng buhay ng ilan sa mga members nila rito. Miko and Lunatic Panda. Ngayon, mabubuhay na rin yung Turtle. May pwesto na nga ata dito ang Team SG. Ang isa rin sa mga parang kailangan lang nating tignan kung paano i- sasagutin ng Formerical yung pressure na ibigay ni Smooth using the Benedetta sa mga lanes, lalo pat mamaya kasi ngayon pala may kita nga natin. Medyo masakit na talaga at si Lunatic Panda yung pinaka na poke at that moment kung kailan pa may turtle na nag-spawn, no? Oo, sinuko na niya. Baba kasi ng buhay niya, nasa 20% lang eh. So good decision pa rin para sa Formerical. Nice attempt of first spawn. Nagamit naman yung Petrify at hindi tumama. Okay na yun eh, kasi yung zone naman ang habol mo. Yep, at tatlo-tatlo yata yung na-zone niya. Oo nga eh. Literal. Pero hindi lang basta tinantanan ni Miko dito si Lunatic Panda niliparan at hindi pinakuhaan yung orange buff. Kaso merong naiipit yata rito si Naklak at Yahiko. Wala na yung Circling Eagle, pero napaka-low na rin nila. Ilang beses napapa-low ng Team SMG yung mga players ng Formerical. Oo, pwede silang pumalag dun eh. Kaya lang kasi level 3 lang itong si Clock. Eh, tira mo, hindi pa rin tinatantanan ni Miko dun sa itaas. Nakuha man niya yung orange buff. Pero tira mo, mapapatipis siya. So, nadedelay siya pagdating sa farming. Kanina pa gustong kunin ni Lunatic Panda yun eh. Hindi binibigay. Pero ngayon sa Sakya, merong matatalo na dito si Clock. Hindi naman muna makakagamit din ng Times Journey. Wala pa, level 3 pa lang. Pero may penalty zone dito mula kay Masarap. At mukhang ngayon ay aabutan na yung punish onto Sakya. Dahil tatlo-tatlo na rin yung sumalubong sa kanya. The revenge strike siya. Ang laki ng nag-aabang na nabawas sa buhay niya eh. Mm-hmm. Alam na rin niya yun eh. So, ang ginawa na lang dito ng Team SMG, hindi na sila bumakap. Ibinigay na nila yun si Saksha. Pero fun fact pala, para kay Saksha, mas marami siyang mga ginagamit na utilities. Unlike sa mga assassin or mga marksman na jungle. So talagang yung mga ganitong klaseng hero, yung Guinevere, and pwedeng-pwede pasok na pasok sa kanya. Ito maganda kasi sa Guinevere na yun, pwedeng may hybrid eh. Oh, at parang kabisado niya nga kung paano talaga gamitin. Kasi ultimo siya ay sobrang nakikita mong nanggugulo din naman sa kalaban. Ang kukulit, no? Hindi nila tinatantanan ngayon. And hindi man sobrang lumalaki pa yung gold na nakikita natin. Unti-unti mong nararamdaman na meron nang namamagitan sa kanila na gap talaga. May namamagitan na gap. Level gap. Level gap. Tama. Pero maglilimang minuto na rin eh. Hindi nila nakapitalize masyado. Actually, hindi sila nakabawas ng mga energy din bukod dito sa gitna. At ngayon, Turtle ay sisimulan na rin ang Team SMG. This is the second Turtle na kanilang pinaplano si Circle Eagle gagamitin. Pero back away lang daw muna si Smooth. Hindi tinatontal na, no? Kung hindi si Smooth, si Miko. Pinaghihiwa, o. Si Smooth. Tingnan mo, nandito na naman tayo sa orange buff ni Lunatic Panda na inabot ng ilang minuto o segundo para kanyang makuha. Hindi umabot doon yung attack ng Shadow Statue, pero yung biro napagamit na rin siya. Oo, may bawas na kagad. Pwedeng ang Beret Strange na lang ang natitira na pang clear wave. Pero si Miko, tingnan mo, 4-man. Rotation para sa bottom lane at isusuko na nila, pero nandun yung Time Journey. Magamit na nga dito si Clock. Alam yun ngayon ng Team SMG, pero hindi naman yun yung pinaka-focus. Nakakuha sila agad ng tore. Parang pumikit lang tayo. Ganun na agad kabilis nila nakatumba yung tore. Oh, with the snap. And ang ganda ng ginagawa ng SMG dito. Ha? Pero Formerical,
props pa rin sa kanila, no, na hindi sila nakikipagsabayan kasi alam nila yung power spike ng females, hindi early talaga eh. Tapos may insurance pa sila sa late game dahil meron silang carry. So ngayon ang panahon para magbawi dahil nasa papatungo na tayo sa mid part. At available na rin yung Flask of the Oasis para kay Clock. Yep. So additional shield pag gumamit siya dito ng time journey. At may heal at sa ngayon, Team SMG, tira mo si Stormy, tinititigan lang si Luna Tigpada. Oh, gusto lang nilang tiyagain eh, yung early game. Kasi parang siguro iniisip rin naman nila na at some point pagdating ng mid to late, mas makakakuha sila ng advantage sa mga team fights. Yep. So long as maipanalo nila. Kasi may tendency dito, etong si Smooth na huwalay. Oh, pero speaking of huwalay, may na-isolate din na Clock. Binigyan agad doon yung Diggy. At siniguro na wala na siyang may po-provide pang alalay sa kanyang mga kasama kasi isa na namang panggugulo sa Orange Bank pala ang kanilang pinaplano kontra kay Lunatic Panda. Napakatigas ng ulo ni Miku eh. Hindi, kung sinasaway na siya ni Lunatic Panda at ni Zero, uy, dumama mo na, ayaw na, tantanan. Hindi naman naman ginagawa, pati si Stormy dito ay nanggugulo na rin. Kompletos recados para sa Team SMG. Flash of the Oasis is also available para na rin kay Miku. So, mas makulit ng Miko ang ating matutunayan. Sinasalo lang niya yung mga Digibombs. Successful ang pagkuha ng purple buff, pero si Xerox ay nandun. Hawak niya dito yung Sipping Eagle, pero si Miko mauuna ng mag-Sipping Eagle. Ang dami ng kinakailangan para lang ka-secure doon yung mga buffs nilo natin, Panda. At hindi yun nagiging maganda dahil ilang turtle o tatlong turtle na yata ang napasakamay ng Team SMG nang hindi sila nakakalapit at all. Hindi natin sila nakikita na nag-a-attempt man lang para mag-go for the contestion kasi sa tuwing magkakaroon na ng turtle, bago pa man yun, yung iilang sekundo na malapit na siya mag-spawn, meron nang nakatoka either etong Team Smooth, either si Miko, na alam kung nasaan agad etong si Lunatic Panda. At saka isa sa kapansin-pansin na, objective gaming na ang ipinapamalas dito ng Team SMG at for Medical Esports. Hindi na kagaya nung day one na action kung action, pero si Xerox dito, gagamit ni Single Eagle, mapapatalo with the Guiding Wind. Sa prehit na, prehit si Saksha dito, ay na! Ay, ito yung sumasakit na carry, pero merong may itig yung si Heavy Spin. Matatakasan nga lang din naman, isang major resource na alam ulit ng Team SMG ay wala na para sa for Medical. Tori uli ang naging punteriya. Ito yung pinag-uusapan natin kanina sa topic. The early game talaga ang nagiging laro ng SMG. Dahil nga sa presensya ni Miko at ni Stormy, nagpapatuloy ito. Low scoring game, 1-1 pa lang ang ating kills. At napapasok na tayo. Malapit-lapit na tayo sa 10-minute mark at yung Lord ay mabubuhay na rin. Hindi tayo binibigo ng Team SMG pagdating sa early game presence and ano talaga nila, no, execution. Yeah. Kaso nga, ulit-ulit din natin i-mention, for Merical, isa sila sa mga teams na binabantayan natin pagdating sa late game sa kung paano nila ito hinahandle. So, for Team SMG, gusto nilang i-close out na ito agad. Kaso nakikita mo na dito pa lang sa pagdepensa ng for Merical sa mid lane turret nila eh. Ito yung kanila pa gustong isunod ng Team SMG, pero hindi nila makuha-kuha. Oo, kasi ganda rin ang clear wave ng for Merical Esports, eh, no? Isang 1-2 combo lang ni Xerox kasi ubus kagad yung mga minions. So ngayon, kailangang humanap ni Xerox. Hawak naman niya yung Nether Realm. Kumbaga ito yung ano eh, paunahan na lang sa paggamit ng Nether Realm. Pero kasi ang daming crowd control din ng Formerical Esports, ito yung win condition na kailangang tumama. Kailangan yung skills ay mamanage din ng na mapatama sa mga tamang heroes mula dito sa Team SMG. Lord is up! Napabayaan yung carry, pwedeng i-burst kagad ng mabilis yan, ha? Hindi na to turtle, pero nakahanap pa rin ang paraan sila, Miko, na i-check kung nasa lahat ng miyembro ng Formerical. Wala ang ni isa man lang na nakagulo. At nakuha ng mabilis na dinasaksa at sasa lang yung Lord dun sa baba. Alam mo, feeling ko nalilito na rin ang Formerical. Eh. Yung gantong klaseng composition kasi, palag-palag to pag early, eh. Di ba? Yung Valentina, yung Beatrix, Digi even pa. The Akai, yung Digi pa. Pero, for some reason, hindi nila mapagana. Mm. At tinaman naman yung mga items dito, 2,000 kalamangan pa Sasa against sa Yahiko. Mahirap na to, ha? At ang napili pang unahin dito ni Xerox ay yung Necklace of Durance na very understandable kasi kanina pa tayo nakakita ng kakulitan yep. Mula kay Miko. Maganda rin ito kontra kay Saksha kasi hindi na niya masyado masusustain. Kaso, na-compromise yata yung damage na pwede pa nilang makuha at mag-abit sana using this Valentina.
kasi mas naging ano na siya, pang-alalay kumbaga sa mga kakampi niya dito sa sitwasyon na binibigay ng Team SNG. Yeah, magandang depensa ang pinamalas ng Formerical Esports sa may baba. Pero hindi nila mapipigilan yung pagkaubos ng first and second inhibitor turrets sa lahat ng lane na meron sila. Kompleto pa ang buong mga katorehan dito ng Team SMG. So naghahanap pa rin ang sagot ang Formerical. Nabanggit ko na kanina yung layering of skills, yung heavy spin, yung penalty zone. May damage na rin naman yah, ko hindi pa naman siya na-shuttle. So ito yung pag-asa ng Formerical, kailangang makaipon lang at magamit ng maganda yung mga skills na crowd control na meron ng Formerical Esports. Oo, na-point out na natin dito kung ano ang kayang gawin ng Formerical sa late game. Meron na silang mga anti-heals dito. Nandiyan na rin yung mga posible nilang pang turn around na mga setups. It's either the heavy spin or the penalty zone kung paano man nila gagamitin yun ng nagkakasundo sila. Kasi meron tayong mga nakikitang instances na hindi nagkakasundo yung penalty zone at yung heavy spin. So, kailangan lang nilang tsantsahin gaya ng sinabi dito ni Purito na layering of skills natin. Oo, ano? Kasi baka mamaya kasi pag penalty zone, malayo niya ng heavy spin. So, kailangan talagang ingatan at pag-usap kung sino ba mauna, heavy spin ba muna o penalty zone. Pero kasi sa kalagayan ngayon na ng Formerical Esports, sige, masarap talaga yung pwedeng mauna rito. Flicker penalty zone na crucial. Tapos sabayan ng heavy spin. And may protection din naman sila against crowd control. Though medyo konti lang naman at isa lang naman ang crowd control. At dalawa, yung hatak ni Stormy and yung yung talon, facial migration mula dito kay Saksha. Pero 20 seconds na lang kasi mabubuhay na naman yung next alert eh. Hindi rin tayo nakakita kasi ng parang nakakaikot si Lunatic Panda. Yung nakahanap siya ng pwesto na pwede siyang makagulat ng heavy spin mula dun sa likod. Kasi parang bantay sarado rin talaga ng Team SMG yung mga pwestong ginagalawan nila. And to think na hindi nga naka-purify si Sasa dito, pero hindi talaga hinahayaan na ng Team SMG na maabot siya. Yung flicker lang, tsaka yung guiding wind, yung sumasapat para medyo mag-agro pa nga yata na lang si Sasa, imbis na parang mag-ingat sa pwesto niya. Kahit may heavy spin at penalty zone na pwedeng gamitin contra dito sa kanila. Kasi eto na naman si Nico na humi-heavy spin para lang itaboy yung mga players ng Formerical at hindi palapitin. Sino mo yung ginagawa ni nung dalawo? Stormy and the Miko, nagmi-misto lang mga gwardya doon sa pagkuha ng Team SMG ng Lord. Luminous Lord ito, by the way. Yep. At kailangang mag-ingat. 10k gold lead para sa Formerical Esports. Pero kung clear wave naman kasi, para sa akin ha, kaya pa. Kaya pa at kailangan lang nilang ilaban high ground. Yep. At yung skills na pinag-uusapan natin, yung penalty zone, patamain lang ng pilit. Mm-mm. Kaya pala sakit din ni Sakshe, no? Genius 1 tapos defensive item na. Kaya pala may magical penetration, kaya pala tumatagos din. Oh, pati si Stormy nakikinabang eh. Okay. Pagka na Genius 1 na niya yung mga players ng Formerical, tapos naka-lightning truncheon pa siya, edi talagang tumatalbog yung damage na yun dito sa mga players na nagsisitik-dikit, lalo pat magkakasama sila sa base. Pero hindi yata ako connect na doon yung facial migration. Mahanap at mahuhuli nga ba dito si Saksa, pero makaka-out lang din yata. Heavy spin ay wala na para sa Formerical. Naku, nilayo lang ha. Sakit na ng mga pokes dito ni Stormy. Limang members pa at lima pa rin para sa Formerical Esports at inakap. Nakahanap na naman ng isang talon, pero na dyan yung counter penalty zone. Makakatakas at umbuhay pa si Lunatic Panda, pero yung mga shuriken ay hindi na yata matatakasan pa. Masarap, nabuhay pa din, nakabalik doon sa fountain. Pero kinakailangan nating mataan yung mga susunod na gagawin ng Team SMG. Focus muna dito sa top lane. Dalawang major resources ang wala para sa Formerical, kaya doble ingat muna sila. Kaso pumasok o hindi pinapasok, doon si Spoon at napatumba pa siya bago pa niya maikasa yung Electo Final Blow. Actually, may petrify siya doon, pero hindi niya na nagamit sa bilis na mga pangyayari. Formerical Esports, nakadepensa man sila at nakakuha ng isang kill, pero upos lahat na ng mga inhibitors. Pero lang dito yung sasasakit na damage! Ito yung sinasabi natin, huwag ka masyado lumapit sa bush kapag hindi mo alam kung nasan yung carry! Ay! Nagamit! At hindi kumonekta yung penalty zone doon mula kay Masarap. Tumesting lang. Tapos hindi ko tinipihan pa. Formerical Esports. Gets natin yung idea ng gantong klaseng lineup eh, pero nakukulangan sila sa damage. Nakukulangan sila doon sa pang-counter-engage. Pero ang hindi susuko itong mga to eh. Nandito na tayo sa patungo sa late game.
15-minute mark for Medical Esports. Bababa pa rin ang kill score. Imaginin mo, 15 minutes. 1-2 pa rin yung kill score. Oo nga. Hindi. Ganto kaingat yung dalawang teams na to. Hindi ko pa yata masyado nasasabi yung may tumumba o ano pag nag-reflect. Parang nasasabi lang natin dito, nakaka-out, nabubuhay pa din. Oo. Nakakatakas pa naman. Kasi, oo nga naman, tinitingin naman tayo sa isang heavy spin na pwedeng gamitin defensively. Isang clock na merong time journey at reverse time para maiwasan yung mga gusto pang humabol at umabot. Pero this time around, kaya papaabutin na lang Team SMG yung mga gusto lumapit from Cormerical kasi si Lunatic Panda mahanap yung Cisco reverse time. Opya! Pero mapi-flicker out lang doon yung kamuntikang ipit. Ganda nung ginawa doon ni Miko, ha. May mga binates din siya pero wala na siyang flicker. Mm-hmm. Kaya lang kasi ang Cormerical alam nila na medyo lugi na tayo. Tumama yung snipe, ha. Oh. Ang sakit ng damage na niyahi ko doon. Halos 60% ng buhay ni Smooth ang nawala. So, yep. Mapapa-TP out siya. May mahaba-habang oras na pahinga para dito sa Cormerical Esports dahil 44 seconds pa eh. 16 minutes and 44 seconds pa lalabas yung Lord. So, mahaba pa tong window na to. Yep. Kanina rin, bago tayo mag-proceed dun sa Lord na yon, may meron na siyang Blade of Despair tsaka Malefic. Uh-huh. So, bukod pa doon, panigurado, by this time, meron na siyang na-build pa na pangatlong core item. So, nakikita mo kung paano unti-unti nag-build up eh. Yung damage na hawak ni Yahiko. Na mas pinupokus niya naman at this point sa pag-death ng minions. Pero kung makakita ka tayo ng clash, nahahayaan ba dito ng Team SMG? Baka magkatalo sa damage, pero papasok at magmamarcha na sila. Magsisak siya, pero na doon yung penetrate. Kaso makunat-kunat nga lang yata. Hindi rin umabot doon yung kagustuhang heavy spin na manghuli ng isa. Searching Eagle, dito kinamit na rin pati yung Time's Journey. Pero yung Nether Nail, dalawa, pati yung Zero's Camp yan dyan. Kaso yung Lord ang pinapokus yung Tori, mag-iiba ka mga miyembro. Yun lang ang gustong kuhain. Focus lang sa goal. Game a number one ay makukuha dito ng Team SMG. Napatayo na rin itong si Miko para i-celebrate yung laban na yon. Napakagandang performance all throughout the game. Miko at yung presensya niya doon sa buong kamapahan ay sobrang epektibo talaga. Alam mo, si Smooth, literal na smooth yung pagka-Benedetta niya. Oo. Smoothest Alecto final flow. Smoothest, ano yun, smoothest dashes in the world or at least in Malaysia. Ayan. Na nakita na. Kasi nasa Malaysia nga naman sila. Tama ka dyan. Ang lulas eh. Di ba may mga Benedetta kasi, baka Benedetta ko lang yun, pero naglalag na konti pagka ano. Ah, okay. Baka hindi ka kasi naka-ROG phone, Six. Yun eh. Pero again, going back doon sa naging laban, napakaganda ng ipinamalas na performance dito ng Team SMG. Low scoring game. This is the first time na makakita tayo sa M5 wildcard. Na ilan yung score? One kill lang at naka, one, two. Ano, hindi, dumami siya nung dulo. Dumami. Siguro hindi yun umabot ng 5 per team. Oo, wala pang 5 per team. Ganong karespetado ng dalawang teams na to ang isa't isa. Pero sa huli, ang nagwagi doon sa game number one, walang iba kundi ang tournament favorite na Team SMG. Pero sino nga ba naging paborito ng madla at ang MVP ng laban na ito? Walang iba kundi ang kumakaway-kaway na lumilipad! Lumilipad na si Miko! 1-0-2 na KD at 3 lang pala yung... Okay, 3 kills lang. So tama tayo, hindi siya umabot ng 5. Hindi. Tingnan mo naman yung itemization. Sobrang tiwala niya sa sarili niya eh. Na hindi na niya kailangan ng defensive item. Kuha lang ako ng blast. Kuha ko dito ng dyan din talisman. Winter Truncheon ay hinabol niya pa dun sa pinakahuling team fight na yon. Yep. At ang laking tulong din. Actually, ng Necklace of Durance para dun sa mga makukunat na heroes at sustainable heroes ng kabilang kupunan, di ba? Lalo lang nila hindi na-sustain yung mga team fights na hindi nga sila nagiging sobrang team fight na binababaran dito. Oo, hindi team fight heavy eh, no? Parang ano lang eh, more on pinandidistract pero lagi sila merong ibang pakay. Which, nung last clash, ay yung base na mismo ng Cormerical. Unfortunately, maging yung Lord, hindi na kasi nag-focus sa ibang players. Wala na siyang ibang pinansin.
yung base na lang din talaga yung tinutukan niya dun sa last moment na yun. Oh, tsaka kaya tuloy-tuloy din kasi yung mga pokes na meron siya eh. Kung titignan natin sa emblem, naka-basic common emblem yan. So may hybrid regen yan sa HP tsaka sa mana niya. Kaya kahit wala pa siyang enchanted talisman ng mga panahon na yun, eh, hindi siya napipigilan sa panggugulo. Tingnan mo naman, no? Instant 3-man na ano kagad, gang kagad, pagtalon pa lang ni Miko at ang laking tulong talaga at contribution niya dito sa naging laban at sa nakuhang panalo ng kubunan ng Team SMG. Parang hindi natin nakita yung ano eh, no? Yung Diggy plus Marksman combo na napagana dito ng Team 4 Miracle kasi sa tuwing akalain mo, eh, sila pa ang makaangat dun sa laning. Sobrang nagugulo kasi yung buong ibang parte ng mapa ng side ng 4 Miracle. Andun, lagi si Smooth, lagi siyang nakaantabay. Ito yung isang beses na napanis siya. Hindi naging smooth yung galaw niya. Dun lang yun. Dun lang. Pero aside from that talaga, kinailangan na kasing tumulong ni Clack eh. Ayun, para dun sa mga ginugulong kakampi. At ngayon, ultimo yung last minute ng pagkas ng time journey na dahil sa Electro Final Blow. Ay hindi na rin nila masyadong napakinabangan kasi ang pag-focus ng Team SMG walang duda throughout this entire game. Sobrang objectives lang ang tutok nila para dito. Gantong-ganto yung ano eh, Filipino playstyle eh. Objective muna. Eto ay pinamalas ni Saksha, Miko at ang buong kubunan ng SMG ang kagalingan nila pagdating sa pagkuha ng mga objective. Tingnan natin ang mga emblems ng magkabilang kupunan. Napakabilis kumilos ni Miko. Ito na naman yung three boots. Yung boots with the fur. Di ba yung ano? Boots with the fur! Okay. Diba? Okay. Naka, ano, naka... Naka-ano na. Nawala na tuloy na ako. Agility, Wilderness Blessing, tsaka, ano, Quantum Charge. Kaya pala ang bilis din kumilos at ang bilis na mag, ano, mag-responde. No? Kaya naman pala. Kaya hindi na natin siya nakita doon sa jungle nila. Ano siya sa jungle palagi ng kabila. ayaw paglaruin talaga itong si Lunatic Panda. Direspeto rin ni Lunatic Panda eh. Kung titignan mo yung itemization niya, alam niya yung physical damage na magagaling kay Saksha. So inuna niya kaagad talaga yung Blade Armor. Tapos yung continuous damage kay Saksha, kay Miko, kasi yung mga Wisp, and yung Violet Rikim na naka-counter ng ano ng Radiant Armor. Kaya lang kasi may penetrating item to si Saksha eh. Andiyan yung Genius Wand eh. So talagang kapag na-combo ka at hindi lang naman siya yung aasahan, andiyan si Stormy, andiyan si Smooth, at kung saan-saan ang gagaling yung atake nila eh, di ba? Oo, ano rin pala, naka-damage build si Smooth. So isa siya sa mga sakit. Isa siya sa mga pinaka nagiging dahilan kung bakit ay may napipilitan talaga mag-back agad o may napipilitang mag-cast ng Either Time's Journey. Uh-huh. Which nakikita natin ngayon base sa build ni Clock ay nag-attempt din kasing mag-paramdam ng sakit. Uh-huh. O mag-damage talaga amang poke. Pero the superior pokes came from Team SMG talaga all throughout that entire game. Kaya magigets mo bakit si ano eh, Lunatic Panda yung sandbag eh. Oo, siya kasi talaga yung magiging frontline eh, frontline hero doon. Gets mo yung idea ng 4 Miracle eh, no? Kasi after nila kumuha ng Diggy, hindi mo na ikukonsidera na kumuha ng mga assassin. Kasi pwede mo na kagad partneran ng isang tanky hero. For example, mga Fredrin, mga Akai, and on this case, Akai ang kanilang napili, which is a good thing naman kasi may mga setup sila at pwedeng ma-disrupt yung spatial migration ni Saksha. Kaya lang kasi hindi ginagamit ni Saksha sa ibang tao eh. Kay Lunatic Panda mismo na ginagamit eh. Kung ikaw ay gagamit ng heavy spin, actually, alam ko, malulusutan mo yung ano eh, spatial migration eh. And ang ginagawa kasi ni Saksha, spatial migration lang, tapos tatakas palayo. And dahil doon, nagagamit ka agad yung heavy spin, nagagamit ka agad yung time journey, at yun yung go signal para sa SMG na mag-engage, di ba? Minsan nga, akala mo yung heavy spin magagamit na para maka-counter-engage. Yun na yun eh, oo. Kaso meron din palang ano, Shadow Stampede na hahatakin siya papalapit. Oo. So, yung inaakala niyang magiging setup na para sa mga kasama niya, hindi, maano pa siya, madi-displace pa siya. Yun nga eh. So, iba pa yung mapupuntahan niya. So, hindi na rin tayo nakita ng coordinated play talaga sa pagitan ng heavy spin and ng penalty zone. Yep. Doon din sa last team fight mismo, nagkaroon ng malinaw na hatian kasi
etong sinaklak, hindi na rin sila masyadong nabigyan ng suporta. Kinailangan kasi nilang sagutin yung Alecto final blow na nagmula kay Smooth dun sa likod. Samantalang nakafocus, etong sinunatic panda, sinamasarap, sa pag-setup sana ng mga nasa harap. Oo, oh, tsaka grabe rin yung protection talaga ng Team SMG. Todo ang protection dahil nga Stormy and Miko, mga utility heroes yan eh. And actually, oh, kung papansinin mo pagdating sa meta, lagi talaga, tsaka may mga ano, may mga votes din talaga na nagpapatunay na yung match up between Faramis and Valentina, laging nakakalamang ang Faramis against the Valentina. So I think isa sa mga kailangan na rin tingnan ito ngayon, no, yung Faramis, yung extended team fight na kakayahan nito, yung di ba yung Netherrealm, tapos yung pokes pa na nanggagaling sa kanya. Yeah. So napaka ano eh, kumbaga mobility yung pag-uusapan, sobrang taas at hindi sobrang alagain. Ito yung mage na hindi kailangang alagaan masyado, di ba? Kaya medyo nakikita natin ngayon na hindi pala as effective or at least na dito sa kaso nung laban na to, yung pag prayo nila sa Valentina kumpara sa Faramis. Sobrang napakinabangan kasi talaga ng Team SMG dito. Nandun yung kanilang additional na, okay, kaya na natin ituloy yung laban na to. May Netherrealm pa tayo. Bukod dun sa, meron tayong Guiding Wind. Kaya niyong magtapang ng kaunti. Doble talaga. So, double support. Kahit na pinag-uusapan natin itong mga nakaraan, yung pag-nerf sa Flask of the Oasis, kapag ka nagamit niya talaga ng maigi, yung mga ganong setups, sobrang effective niya. Nakakatakot eh. Tapos napunta pa sa kanila yung Guinevere. By the way, 100% pa rin ang win rate ng Guinevere. 6-0 para sa M5 wildcard at ganung kataas ang percentage at ganung kataas ang prioritization para sa hero na to. Hindi naman katakatakay kasi sobrang daming crowd control. Tapos isa pa sa mga nakakainis na, sobrang tagal ng crowd control niya, di ba? So, base to sa ano, base to sa experience. So, kaya kami talaga, kapag nag-a-addy kami, pinapan namin yan. Ah, pinapan nyo. Ayun namin kalaban yan. Sino na bang ka-RG mo ngayon? Sila pa rin. Pero sila pa din. Ang ginagawa.